Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Ngayon meron na naman po tayong pag-uusapan. Ito'y babahagi ko lamang po sa inyo. Siguro naman yung iba relate dyan. Marami mga kababayan natin na mismo yung kababayan na piniloloko nila. Meron nag-share sa akin na yung karanasan nila na humihingi sila ng tulong na akala mo kapwa mo ay bibigyan ka ng tulong. Ito totoo po nangyari, kaya nabahagi ko lang po sa inyo na bibigyan ko lang po kayo ng warning, lalo-lalo sa mga kababayan natin dyan na hindi ko naman po nilalahat. Meron at meron mga tao na mapagsamantala. Kaya nga humingi siya ng tulong dahil alam niya na tutulungan mo siya. Pero iba yung ginawa niya, guys. Alam niyo po ba kung anong ginawa niya? Tinulungan niya yung tao na akala nung isa na taos puso yung pagtulong niya. Nag-take advantage siya, guys. At ang natulungan niya nga, pero yung tinulungan niya, mabait, mauwain nga, at yun nga, humirit naman tong tumulong sa kanya. Na ewan ko kung sinamantalan niya yung kahinaan ng tinulungan niya dahil alam niya na mabait. Ayun nga, dahil nakilala niya lang nga doon sa Facebook. At yun nga, nag-offer yung tao na yun na tutulungan siya. Ito nangyari po to sa yung pauwi na yung kababayan natin na hindi alam ang gagawin. Yung mga proseso, alam niya man ngayon, di ba? Pag-uwi tayo, napakaraming proseso. Doon yung tao na namantala na yun. Kunwari, tinulungan niya. At tapos ng pagtulong niya, hiniritan niya na pwede bang makahiram kasi nga naka-quarantine daw siya. Nandyan na daw siya sa Pilipinas. At inano niya, sinabi niya na hindi siya makalabas, yung ATM niya, wala, hindi siya makapag-withdraw. So ito naman, kababayan natin na ito, binigay niya yung tulong niya. So, nagpadala siya ngayon. At yung pangalan ng tao na yun, kakaiba. So, itong kabayan natin na ito ay hindi niya rin kilala. Nakilala niya lang ito sa Facebook. Na akala niya na porque kababayan natin nga na taos puso yung pagtulong niya. So, sa mga kababayan natin yan, lala na sa mga kababaihan, mag-iingat po kayo. Huwag po kayong basta-basta magtiwala na kapag nakipagkaibigan sa inyo na akala nyo ay mabuting tao, sasamantalahin po kayo at hihiramin ng pera. At kapag napahiraman nyo na, the time na kailangan nyo, sisingilin nyo siya, wala na, ibablock na kayo at mag-iiba na siya ng pangalan. So yun, ito sa mga hindi pa nakakaalam, kaya inano ko lang po ito, pinags ko rin po para malaman ninyo at sa mga makakapanood na natin ng mga kababayan dyan, at lalo-lalo na ng mga kababayan na nagtatrabaho sa bahay at makipagkaibigan sa inyo, yung mga kababayan natin dyan na nakikipag-close sa inyo, kukuhanan kayo ng loob at ayan, iiritin na kayo. Maraming mga ganyan na sitwasyon at nangyayari at natutulpo. Ito totoo po nangyayari. Akala ko lang po yun. Pero talagang marami po ngayon, lalo na ngayon pandemya. Ang hirap kumita ng pera. So sa madaling paraan, ayun ang kanilang panloloko, ginagawa nila sa ating mga kababayan na nandito sa abroad. At itong mga kababayan natin sa abroad, dahil nga walang alam, lala sa proseso na
pauwi sa Pilipinas, yan mag-o-offer ang mga tao na yan. Tutulungan ka. At kapag natulungan ka, ihiritan ka. Kaya mag-iingat po kayo ngayon sa panahon ngayon. Marami pong ganyan na tao na mga manluloko. So ako naman, sa tagal ko na rin sa abroad dito, may mga na-encounter na rin akong mga ganyan na kapwa mo mga Pilipino na sila pa yung manluloko sa iyo. Kaya kayo, yung mga tao na ganyan, please naman, makonsensya kayo. Yung mga tao na niloloko ninyo, hindi nyo alam na pinaghihirapan din nila yung kinikita nila dito. Ihiritan nyo, hihiramin nyo, tapos hanggang i-block nyo at hindi na kayo magbayad. Kaya ito binlatch ko naman din at para malaman ng mga kababayan natin dyan. Sana mag-aware po kayo, mag-iingat po kayo sa mga tao na ganyan. Marami po ngayon tao na nagsilipa na dito sa atin dito. Lalo na ngayong pandemya, kung ano-anong modus operandi yung mga ginagawa nila. Ito po'y binlogs ko para mag-ingat po tayo at para malaman ninyo sa mga makakapanood nito at malalaman at sa pag-iingat nyo na rin, huwag po kayo magtitiwala basta-basta na akala nyo mabuting loob, hindi pala mapagsamat pala. So ayan po, sana meron po kayong nalaman at mag-iingat po kayo lalo na sa mga nakakasalamuha natin. Huwag po kayo magtitiwala kung kani-kanino na makikipagkaibigan sa inyo, sasamantalahin yung kabutihan ninyo. Kaya, ayan, aware po kayo sa ganyan na mga tao. So, enjoy watching po, Kobring Kapampangan, at sana nag-enjoy po kayo sa aking vlogs. Happy weekend po, God bless.